Kahit na ipasa na ng Kamara sa second reading ang 2015 proposed national budget, naninindigan pa rin ang minorya na hindi ito dapat inaprubahan. Nakatutok si Ian Cruz. All those in favor, please say aye. Aye. Those opposed, say nay. Nay. The ayes have it. Bago maghating gabi nitong Biyernes, naipasa sa second reading ang panukalang 2.6 trillion pesos na budget para sa 2015. Nagpasalamat si House Speaker Feliciano Belmonte sa kapulungan at nagawa raw magkaisa para unahin ang kapakanan ng taong bayan. Ito ay kahit hindi raw naging maganda ang opinion ng publiko sa Kamara sa mga nakalipas na buwan dahil sa kontrobersya ng pork barrel scam. Marami pa raw tatrabahuhin ang Kongreso bukod sa budget. We have a very full legislative plate in the coming months. The proposed Bangsamoro Basic Law that will demand our best efforts and attention so that we can arrive at an informed consensus on the measures guided by the aspirations for enduring peace and ensuring sustainable development within a constitutional framework. Pinaninindigan naman ang minorya na hindi dapat ipasa ang proposed 2015 national budget. Sa traditional na turno and kontra ng minorya, inihayag ni Representative Nery Colmenares na hindi tama ang prioridad ng gobyerno sa paglalaan ng pondo. Hindi rin daw sagot sa kahirapan ang dagdag na pondo para sa conditional cash transfer program. Tinipid din daw ang pondo ng state colleges and universities sa harap ng tumataas sa matrikula, samantalang napakalaki ng inilaan sa utang ng bansa. Inilaan ang 789.8 billion para sa bayad utang, doble ito ng budget para sa edukasyon, tatlong ulit ng budget para sa social security, welfare at employment, walong ulit na mas malaki sa health budget at 22 times na mas mataas sa pabahay at community development. Hanggang October 1, maaari magsumite ng amendments sa budget. Sa October 20, muling magbubukas ng sesyon ng Kongreso para sa third and final reading ng panukala. Samantala, ipinasa rin itong Biyernes sa third and final reading ng House of Representatives ang panukala para itaas sa 70,000 pesos ang halaga ng bonuses na hindi pwedeng buwisan mula sa kasalukuyang 30,000 pesos. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.